amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo, at patuloy na nangungusap sa sanggatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at sampu ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyung dapat abangan sa Kamaong Asero. African swine fever kalat na sa buong Asya. Agriculture Department ipinagbawal na ang karneng baboy galing sa Vietnam. Mga magsasakang o mga magsasaka ipoprotesta sa DA ang Rice Tariffication Act. Rice Tariffication Law, pabor daw sa mga magsasaka ayon sa SINAG. Sa kaugnay na balita, 10 bilyong piso taon-taon ang laan ng bagong batas sa Local Farmers Development. PNP, mas paigtingin naman ang pagbabantay sa mga floating cocaine. 4.6 magnitude na lindol tumama sa Batanes. Samantala, sasakyan nahulog sa kanal, 16 katao sugatan sa La Union. SSS contribution pwedeng higpitan pero huwag taasan. At press freedom, buhay na buhay daw sa Pilipinas ayon sa Pat Holmes. Live from the studios of Little News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Mas maganda ba ang buhay ng mga Pilipino ngayon o noon? Repeat, mas maganda ba ang buhay ng mga Pilipino ngayon o buhay noon? Po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Little News Philippines. Palatuntunang telecast din po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217,
Cabling Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at sa 5 daang pang iba't ibang mga cable companies nationwide. At ngayon, kasama po natin ang buong puwersa ng Leader Knows Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa po ay pinalilipad pa rin ng matayog na matayog ni Clarence Andaya habang ang ating operations head engineer Oliver Lico ay most likely papakyat na sa Baguio. Siyempre, yung ating mga tagapag-ulat ay handang-handa na mag-report sa ating palatuntunan this afternoon. Ulitin natin ang ating survey question. Mas maganda na ba ang buhay ng mga Pilipino ngayon o yung buhay noon? 0927-494-2175 mga suki ang ating number sa Globe. Sa Smart naman, Sun and Talk and Text ay 0949-736-5000. Yan naman po sa mga naka-log on or naka-online. Pwede po kayo mag-comment diretso sa ating wall ng Leader Knows Philippines immediately beneath our live video. At ginagarantyan ko po kayong babasahin po natin yan. Buwan naman ang nagparamdam sa atin si amigong Camilo Milliandes. Partner, kumusta ka na? At si City... si City. Hi, City. Nagasan ba si City? Sabi niya, hello po. And of course, si Digna Dacuya Competente, yung ating kababayan, batchmate, classmate, during our younger days. Kamusta si sweetheart Albert mo, Digna, classmate? Alin bang mas magandang buhay, classmate Digna? Yung buhay ba ng mga Pilipino noon o buhay po ngayon? Huh? Feel free to answer our survey question. Malaya po ang bawat isa na magbigay ng kanilang opinion, magbigay ng kanilang rason. At ang tinig po ng mga mamamayan sa ating palatuntunan ang pinakamahalaga. Alright, iratsada na po muna natin ang mga reports. Mga kandidato po ng administrasyon na nangampanya ho sa baluarte ng mga Marcos ngayong araw. Ang campaign shortest niya ng mga senador ay binante ni partner Jojo Sikat. Paring Jo, magandang hapon! Pasok ka! Umarangkada na itong mga senatorial candidate ng hukbong ng pagbabago dito sa Centennial Convention Center sa Lawag City, sa baluarte nga nitong si senatorial candidate Governor Ivy Marcos. Pasado alas 2 na ngayong hapon, nagsinimulan itong naturang mga kandidato ng hukbong na inorganisa nitong si Governor Marcos. Samantalang nagtungo kaninang umaga itong mga grupo sa Bigan City para sa kanilang pangangampanya sa mga residente sa lugar na inaasahan na inilatag nga kanina yung kanilang mga platforma. Tiniyak naman ito si Governor Marcos ang suporta ng mga Norte ngayong 2019 midterm election sa lahat ng senatorial slate ng hukbong. Iginit din itong si Ivy na ang magiging bentahin ito sa mga botante ay itong mga kanyang nagawa sa lalawigan ng Ilocos Norte na magagawa rin ito sakaling palaring maupo sa Senado. Kabilang nga dito sa mga senatorial slate ng hukbong ay sina Governor Ivy Marcos, Senadora Cynthia Villar, Congresswoman Pia Caetano, dating Senador Jinggo Estrada, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Presito, Sani Angara, Coco Pimentel, dating Special Assistant to the President Sap Bongo, dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, Dong Maundanato, dating MMDA Chairman Francis Tolentino, at si Jiki Manigada. Ito, si Jojo Sikat Tagula para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sikat, sa report niyan mula sa Lawag City. Mainit na talaga ang kampanya ng mga kandidato sa pagka
pagka senador at party list, syempre yung local kasi sa March 29 pa magsisimula. But most of the time, ang mga kampanya sa mga probinsya ay inihahanda po yun ang mga local candidates. Yan, so... Ewan ko, kung yung Kuamilik ba, binabantayan yung mga local candidates na pumuporma na dyan? Sapagkat ang kampanya po ng mga lokal na kandidato is will be on March 29 pa naman. Ha? Diba kahapon, anong isang linggo, may mga sinulatan daw? May mga sinulatan yung Kuamilik na mga senador naman na may mga paglabag sa tarpaulin sa mga poster materials. Pero sa dinami-dami po ng mga nagkalat na mga campaign materials, mga billboards ng mga higante kalalaki, marami po ang nagtataka at nag-react po sa social media, bakit daw si Bongo hindi kasama sa sinulatan? Sabi ko, hindi ko alam yan. Ang tanongin natin yung Kuamilik, bakit hindi nasama si Bongo sa mga sinulatan at malamang nakalabag na ng batas patungkol sa halalan. Isa pang report, driver na may diferensya daw po sa pag-iisip, nagmaneho, nakabangga sa report ni partner Ron Soriano. Yes, Ron? Nagresulta sa pagkabuhol-buhol ng trapiko ang pagbangga ng isang kotse sa van ng Marikina LGU kahapon ng hapon sa Marikina City. Wasak ang itim na kotseng Toyota Altis na may plakang AAM-1386 na minamaneho ng isang Ariel Matibag, habang ang puting van naman ay minamaneho ni Maymard Casais, kawani ng pamahalang lungsod ng Marikina. Ayon kay Maymard, biglang nag-overtake ang itim na kotse at tuloy-tuloy na tinumbok ang likurang bahagi ng kanyang van. Ako yung driver ng tibay na white na pinagano ng itim na kotse. Na nasa right of way ako, ang overtake ko po itim, hindi na siya bumalik sa linya niya, kaya natumbok ako. Thank you, sir. Pagkakita ko, nag-overtake, binangga yung van na puti. Thank you po. Nagtangka umanong tumakas ang driver ng kotse na nabagok ang ulo ng matisod habang tumatakbo. Ryan Adriatico po, ako po yung bayaw nung nakabangga. Nung nagka-collision sila, wala naman daw sugat parehas. Kaso problema, tumakbo daw si Ariel, kaya hinabol ni Kuya, yung nakabangga. Ayun, nung nagpangabot, na daba yata, kaya nagkaroon ng dugo. Para nabagok. Thank you. Sa pahayag ng asawa ng suspect, may history ng mental illness si Ariel. At nagulat silang biglang inilabas ang kotse na nagresulta sa aksidente. Nangako ang pamilya na babayaran na lang ang lahat ng nalikhang damage sa sasakyan. Mula sa Marikina City, Ron Soriano, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Ron, sa report niyan live mula sa Marikina City. Batiin muna natin din ang mga taga Ilocos Norte, si James Garcia. Sabi niya, si Errol, paki-greet naman ang aking mga pinsan, mga kamag-anak sa Ilocos Norte. Ayan, binati na namin na James, ha? James Garcia and family sa Ilocos Norte. At si classmate Aida Culiao, na nasaan ka ba, classmate? Teka. Gagamit nga ako ng mahiwagang nasa Abu Dhabi. Ayan, nasa Abu Dhabi. Buhay noon ang pipiliin ko. Sabi ni classmate at kabayang Aida Culiao.
Ayan, si Madam Aida, ano ito eh? Isa sa mga magagandang dalaginding ng mga bata pa kami. Ano ito eh? Brown beauty. Ayan. Iba yung black beauty, di ba? Siya brown beauty. Ayan. Mabait yan, mabait at napakamahinhin. Ayan. At ang aking kumaring kolumnista sa dyaryo na mayaman na si Lay Angeles, Maring Lay Angeles, na nasa Australia, Clarence. Ayan. Maring Lay, pasalubong daw na ano, na Australiana, sabi ni Clarence. Australianang kangaroo. Maganda yung ano, yung skin ng nung kangaroo, yung pan-display. Yung oh, yung ano ba ang tawag diyan? Wall skin ba ang tawag diyan? Kaya lang bawal yata 'yon. Yung kangaroo kakatayin, kukunin mo yung balat na buong buo, no? Saka sa Australia, mga ano diyan eh, mga ostrich. Yan. Ganda, magandang bansa ang Australia at kami kaya kailan Maring Lay, kailan mo ba kami iimbitahin dyan ni Clarence para dyan tayo mag-broadcast? O di kaya, mag-report ka kaya dyan, Maring Lay, sa ano? Nasaan ka ba sa Australia? Marami akong kamag-anak dyan sa Sydney, Australia, Mars. Janere Blando, good PM, sir. Have a nice day, sabi ni Janere Blando. Magandang hapon po sa mga taga Olongapo City. Si Johnny nasa Olongapo City ito. At sino pa? Sheep. Mas maganda raw ang sheep, sabi ni Maring Lay. Who else? Koy Hipolito Laura, kumusta ka? At sa lahat pong mga nakatutok sa ating palatuntunan. Sige, ituloy natin ang ating huntahan. Pagkalipas po ng ilang importanteng paalala, ulitin ko ang ating survey question, mga suki. Mas maganda ba ang buhay ng mga Pilipino noon o ngayon? Ngayon o noon? What do you think? Balikan ko po kayo pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.